So mga tol, magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans, lalong-lalo na sa nag-aabang dito kay Umar Martial, sapagkat panalo po siya sa pangalawang laban niya sa Asian Games sa China. Tinalo niya ang taga-Vietnam na si Nguyen Man Cung via unanimous decision. Samantala, malungkot na balita naman po para sa women boxing natin na sumabak sa Asian Games sa featherweight category na si Nesty Petesio. Sa kabilang banda naman mga tol, magandang balita naman po ang nangyari sa laban sa Thailand kahapon dahil panalo ang kababayan natin na si Herlan Gomez, knockout agad ang Thai fighter na si Comrades Nantapek sa kanilang 10 rounders bout para sa titulong WBC Asian Silver Bantam. Dahil dyan, nasungkit ng Pinoy ang titulo. Umabante na ang record niya sa 11 wins and 1 loss with 8 knockouts. Bumagsak naman ang record ni Comrades Nantapek sa 32 wins and 9 loss with 23 knockouts. Kung matatandaan na inakout na rin ni Carl James Martin itong si Nantapek sa round 2 noong nakaraang taon. Sa kabilang dako naman mga tol, nagsalita na nga po ang manager ng Treasure Boxing Promotion na si Ichitaro Ishii tungkol kay Cuadro Alas nang makasalamuhan niya ito sa Urmok at mapanood ang training at sparring nito. Napabilib nga po ang hapon kay Casimero sa lakas nito. Hindi lang sa lakas, pati na din sa galawan ni Cuadro Alas. Paliwanag kasi ng manager mga tol, parang ahas daw gumalaw si Cuadro Alas. Magkaiba daw si Casimero at Inoue, may kanya-kanya daw silang estilo. Kaya kapag nagbanggaan daw itong dalawa, talagang aabangan daw ng mga fans. Bukod dyan, binulgar din Ichitaro Ishii mga tol. Kung sakaling manalo daw si Inoue sa labang kontra sa kababayan natin na si Marlon Tapales, isusunod na daw ni Inoue itong si Casimero. Sunod daw si Luis Neri at panghuli itong si Morodion Akmadaliev bago umakyat si Inoue ng dibisyon.